Today po, magre-react po tayo sa isang movie po na True Night and Day ni Paolo Contis at ni Alessandra de Rossi. Alam ko lahat po sa inyo ay nakapanood na po ng movie ito. Nag-viral po ito last month, I guess. Kaya guys, bibigyan po natin ito ng reaction. Ang movie po ito ay napakalungkot po. Marami pong umiyak dahil dito sa movie ito. Paolo Contis po at saka si Alessandra de Rossi po ay matagal na pong magkasintahan. Ngayon po ay nag-propose na po itong si Paolo Contis kay Alessandra na magpapakasal na po sila. Tapos po, bago po sila magpakasal, ay meron po silang vacation po sa Iceland. So, niregalohan itong ni Paolo Contis si Alessandra na pumunta ng Iceland. Hindi makapaniwala si Alessandra kasi pangarap po talaga niya pumunta ng Iceland. Ayan na nga guys, nakapunta na sila ng Iceland. Doon guys, parang umiba ang ugali ni Alessandra kasi parang maarte na siya. Nagpabago yung decision niya sa buhay nung nandun na sila sa Iceland. Kaya minsan parang napiliti ko na itong si Paolo Contis. Tapos doon guys, na-realize ni Paolo na pala si Alex yung babae para sa kanya. Kaya hiniwalayan niya ito. Ayun na nga, naghiwalayan na nga ang dalawa. Tapos lumipas ang ilang taon nagkaasawa na itong si Paolo. At guys, grabe yung mga pangyayari. Kasi itong si Alex ay may sakit pala. Kaya napakasad ng story na ito guys. So huli na lang malaman ni Paolo na may sakit si Alex sa brain. Kaya na surgery siya guys. Kaya nga nang pag-uwi ni Paolo galing sa Amerika, ay nabigla ito na makita niyang kalbo na si Alex. Kaya umiiyak ito guys. Makikita din natin sa movie na parang okay lang sa wife ni Paolo na mag-stay siya doon sa Pinas at alagaan si Alex. Kaya ito guys ang aking reaction. Kaya guys, ito po ang aking reaction. Marami pong katanungan sa movie na ito guys. Sana dito, kung ikaw yung wife, kaya mo ba na manatili ang husband mo kasama ang ex niya na dying na? Pero sa real life po guys, parang wala pong ganon kasi magsiselos po yung wife. Except na lang po kung mature na yung wife niya. Para lang po yan sa aking opinion at sa reaction ko po. At ang masasabi ko lang sa movie na yun guys, ang bilis ni Paolo sumuko or i-break si Alex. Ang bilis niya mag-desisyon. Samantalang 13 years po ang pinagsamahan nila. Dahil lang po doon ay nag-break agad. Ikakasal pa naman sila guys. Kaya sa relasyon, natural lang naman mag-away guys. At ang bilis po niya nag-desisyon na gawin po na i-break agad si Alex. Dapat tampo lang, okay na agad. Sila dapat hindi agad bumitaw sa relasyon. Hindi po ako umiyak sa movie na yon, pero dun po ako umiyak, parang na-touch po ako nung nakita na po ni Paolo na may sakit na po si Alex. Naawa lang po ako kay Alex dahil iniwan po siya agad-agad. At pagkatapos galing po sila ng Iceland, wala nang hi, hello, how are you? Wala nang ganun. Kaya kahit magkapit-bahay lang po sila. So, ang bilis po ng pangyayari, break agad, tapos walang parang closure, mga guys. So, ito na nga, lumipas ng ilang taon, at nalaman na lang na may asawa na pala tong si Paolo. Nako, talagang napakasakit ito para kay Alex, pero sa kalaunan ay natanggap na din. Para sa akin, ang bilis talaga mag-decision, lalong-lalo na vacation pa naman nila yon. Ayan guys, 13 years silang magsama, tapos ganun lang agad-agad. Sad ang ending po ng movie na yon. At namatay si Alex. Kung ako po ang gumawa ng movie na yon, ay bibigyan ko po ng praise. Pero akin lang pong reaction yon at opinion. Maraming salamat po sa panunood po nyo at pakikinig po sa aking movie reaction. Sa mga bago pa po sa channel ko, huwag niyo po ninyong kalimutan mag-subscribe at i-click po ang bell para mag-notify po kayo sa aking mga bagong upload. Maraming salamat po!